Hi everyone, welcome to another episode dito sa The Filipina Expat. If you're new here, my name is Jane, isa po akong Filipina expat or OFW dito sa Malta, and I have been living and working here for about 3 years now. And in those 3 years, ang dami ko po nakukuhang questions asking me kung paano nga ba mag-relocate sa Malta, paano maging OFW dito, ano yung mga requirements, ano yung mga trabaho na pwedeng applyan, at marami pang iba, kaya naman I decided to create this channel. Now, if you're also interested to learn more about Malta, please do subscribe to my channel and hit that notification bell because I post weekly videos hoping na masagot yung mga questions na yan and matulungan kayo in case gusto nyo pumunta sa Malta, whether gusto nyo mang pumunta para explore ang inyong opportunities o kaya naman gusto nyo mag-relocate dito. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol pa rin sa kaperahan. This is a continuation of our topic from last week. So last week, ang pinag-usapan natin is kung magkano ang salary sa Malta. For this week naman, pag-uusapan natin kung magkano yung budget na kailangan ninyong dalhin para ma-survive ninyo yung first month nyo dito sa Malta. Kasi ito yung klase ng video na sana meron na nung papunta pa lang ako dito sa Malta. Ito yung hinahanap ko and wala akong mahanap na reference. Kaya pagdating ko dito, medyo hindi ako prepared financially. Pero now na meron akong ganitong channel and I know na marami sa inyong papunta dito and interested malaman kung magkano ang budget na kailangan ninyong dalhin and ano yung mga gastusin, I hope makatulong tong video na to sa inyo. So itong video na to, medyo mahaba. Gagawin natin siyang 2 parts. Yung first part is about the expenses ng pag-a-apply ninyo ng inyong residence visa dito sa Malta. Yung second naman is yung tungkol sa 1 month budget ninyo, including yung rent, transportation, food, etc. So lahat ng questions nyo about it masasagot sa video na to. So kung gusto mong malaman lahat ng yan, please keep watching. Just a quick disclaimer guys, hindi pa ako nagtatrabaho sa government office dito sa Malta kasi yung iba nagtatanong kung parte ba ako ng tourism ng Malta because of my video sa Instagram. Pero hindi po, nasa marketing industry po ako. It just so happen na nag-enjoy po ako mag-create ng content. And in case po na may mga hindi ako nasasagot na questions, kasi minsan yung mga questions pang lawyer, hindi ko na alam kung ano yung sasagot ko minsan. Ang best reference pa rin po sa inyo ay ang government websites ng Malta. Ililink ko po yung mga website nila sa description box below and you can send them inquiries tungkol sa mga question ninyo sa pag-i-immigrate sa Malta. So without further ado, punta na po tayo sa topic natin for today. Kaya po meron akong laptop dito kasi mag-screen recording po tayo. Now, let's move on and talk about magkano nga ba ang budget na kailangan mo para ma-survive mo ang first month mo dito sa Malta. Screen recording po tayo para mas madali para sa inyo na makita yung cost ng bawat item. And also, para may kodigo din po ako. Hindi po ako magaling sa math. So, pagbigyan. So, ito po yung una ninyong kailangang paghandaan na gastos sa Malta. Yan po ay ang residence visa application fee. Ang residence visa application fee ay 280 euros. And itong amount na to, pwedeng ibigay nyo siya sa employer ninyo kung sila yung magpa-process ng inyong application sa Identity Malta. O kaya naman, may ibang employers na ikaw na mismo yung gagawa. Lalo na kapag office work, usually sila na yung nagsasabi sa'yo na just go to this link and then submit the application yourself. Next naman po ay ang medical exam fees. As I mentioned po sa previous video ko, medyo komplikado po at mabusisi ang health screening dito sa Malta. At bukod po dyan, may kamahalan siya. So isinali ko po itong parte na to sa video natin kasi ito po yung hindi ko napaghandaan nung unang dating ko dito sa Malta. Hindi ako prepared sa expenses ng medical exam. So, wala siya sa budget ko. Kaya, medyo nagulantang. So, para hindi po mangyari sa inyo, hopefully, itong video na to makatulong. So, ang unang bayarin sa medical exam ay ang x-ray na nagkakahalaga ng 80 euros. So, itong 80 euros po na to, depende po siya sa clinic na mapupuntahan ninyo. May mga clinic na 70 euros lang. Meron din namang mga 80 to 100 euros. Pero ito po yung average na amount. Now, bakit natin kailangan ng x-ray? Kasi po, sa health screening ng Malta, kailangan siya, lalo na kapag ang aplikante ay galing or ipinanganak sa country na may high incidence ng tuberculosis. Meron po silang listahan nito at syempre, kasama ang Pilipinas sa kanilang listahan. Kaya naman, kailangan natin magpa-x-ray pagdating natin dito sa Malta para sa kanilang peace of mind. Okay. Next,
Ang next naman po ay vaccinations. Plural, napakadami pong vaccinations. Takot na takot po sila na may sakit tayo, kaya naman madami po tayong vaccinations na pagdadaanan. Depende po to sa klase ng trabaho na a-applyan ninyo dito sa Malta. Kasi kung pupunta po kayo sa government website nila, makikita nyo po dito lahat ng vaccinations na kailangan ninyo. Merong measles and polio, hepatitis A and typhoid, hepatitis B. And syempre, yung mga COVID-19 vaccines na pinagdaanan na natin. And hopefully, meron na kayo. Gusto ko rin lang pong i-share sa inyo na itong application forms po na nandito sa website na to, ililink ko po yung website na to sa description box below. Iba-iba po yung application form, depende sa klase ng trabaho na pag-a-applyan ninyo. So for example, mag-open tayo ng isa. For example, sa food handlers. So makikita ninyo dito na sa food handlers, ito yung mga kailangan nila na vaccines at blood investigation. May hepatitis A, typhoid, measles, polio, at syempre yung sa COVID-19. So again, make sure po na kung kayo yung magpa-process ng inyong application sa Identity Malta, tama yung application form na makukuha ninyo. Kasi baka magkamali kayo at ang makuha ninyo ay sa food handler, tapos kayo pala ay nag-a-apply bilang carer. So baka dumoble pa kayo ng gastos. Make sure na tamang application form po ang gagamitin natin sa health screening. That way, makakatipid po tayo. Nabanggit ko na rin po siya sa video ko before. Kung meron na po kayong polio and measles vaccination sa Pilipinas, mas maganda po kung kukuha na lang kayo ng record sa Pinas na meron na kayo ng mga vaccines na to, that way hindi na kayo dodoble. And mas makakatipid po kayo. Kasi po, ako, as I remember, meron na ako nitong mga vaccinations na to sa Pilipinas, pero wala akong record. So hindi ko ma-retrieve yung record ko. So ang nangyari, kinailangan ko pang bumili ng vaccines at magpa-inject. So itong mga vaccinations po na to, ang magiging proseso ay bibili muna kayo sa mga butika. Usually, hindi pa yan sa isang butika lang. Kasi kadalasan pupunta ka sa isang butika tapos wala sila para sa hepatitis. So pupunta ka pa sa ibang butika para sa polio, measles. So komplikado po. So mas maganda na kung ipaprocess nyo to, maglaan kayo ng isang buong araw. And may instances pa po na hindi available yung mga gamot. At lagi nyo pong tatandaan na ang pharmacy sa Malta at ang mga clinic dito ay nagsasara ng maaga. Usually, alauna sarado na sila, lalo na pag weekend. So, ang schedule nila dito pag Sabado, hanggang tanghali lang yan, mga hanggang alauna lang sila. Tapos kapag Linggo, totally sarado. So, i-consider po ninyo yun, lalo na kung gahul na kayo sa oras sa pagpa-process ng medical exam ninyo. Next, doctor's fee. So, itong doctor's fee po na ito ay para po sa doktor na magtuturok sa inyo ng mga vaccines at sa kanilang pirma. Kasi kailangan ninyo pong ipa-verify yung health screening document ninyo sa doktor at kailangan nilang pumirma na legit ang inyong proseso na ginawa, na tama yung x-ray, tama yung vaccinations na kinuha ninyo. Ang doctor's fee po ay nagkakahalaga ng 10 to 20 euros. Pero yan na po ang last. So ang total po na magagastos ninyo para sa residence visa application ay 480 euros. So ngayon po na nasaktan na tayo sa presyo ng visa application, saktan ko pa po kayo ulit ng first month expenses. So ang una po ninyong kailangan i-prepare ay ang inyong rent. So again, dito po sa Malta, hindi pwede yung ginagawa natin sa Dubai na, ay, maikituloy na lang muna ako sa rent ko kasi wala pa naman akong sahod. Baka pwedeng makitulog na lang muna ako sa couch tapos saan na lang ako maghahanap ng sarili kong bahay kapag nakasettle na ako. Hindi po ganun, mama. Kasi dito po sa Malta, ang pangalan po ng visa na kukunin ninyo ay residence and work permit. So dapat po meron po talaga kayong address dito sa Malta, pag nag-apply po kayo sa Identity Malta, for Malta. Pero, yun po ang isa sa requirements nila. Kasi kapag nag-fill out kayo ng application form ninyo, meron pong parte dun na hihingin nila yung details ng inyong landlord at ng apartment kung saan kayo tumutuloy. So, importante na meron na kayong apartment dito sa Malta pagdating ninyo dito. That's another thing to keep in mind kung nagpaplano kayo na makituloy lang sa inyong kaibigan, hindi po advisable yun, mas okay na meron kayong sarili ninyong tutuluyan. Or kung may kakituloy kayo sa kaibigan ninyo and willing siya na i-shoulder yung expenses ninyo habang pinaprocess ninyo ang inyong visa, good for you. Pero make sure na yung landlord ay aware at yung landlord ay pipirma
sa inyong application form. So ito pong 300 euros na to ay average amount ng rental fee ninyo dito sa Malta. Meron po akong video about cost of living sa Malta and merong detailed information doon kung anong mga klaseng apartment na pwede ninyong tuluyan dito sa Malta. Pero itong 300 euros po na to ay average lamang sakaling kayo ay titira dito sa Malta sa isang private room at ikaw ay nasa hindi masyadong central na area dito sa Malta. Next, rent pa din. Kasi bukod po sa inyong 1 month advance, syempre kailangan natin mag-deposit para sa peace of mind ng inyong landlord. So, ang kontrata po dito sa Malta para sa apartment rental ay usually 1 year. Yung 1 year na yon, kailangan ninyo magbigay ng 1 month advance at 1 month deposit. So, I'm sure marami po sa inyo familiar naman dito kasi hindi lang naman ito kalakaran sa Malta. So, kahit naman sa Pilipinas, ganito, 1 month advance talaga at 1 month deposit. Now, bukod po dyan, meron pa po tayong isang binabayaran dito sa Malta. Ito po ay ang agent fee. Kasi dito po sa Malta, very booming ang real estate industry. So sa may mga background dyan na pagiging agent, advantage po yun sa inyo. Kasi dito sa Malta, halos lahat ng apartment rentals dito, may nagmamanage niyan na agent. Maswerte ka kung walang nagmamanage na agent ng apartment na nakuha mo. At directly kang nakikipag-negotiate sa may-ari ng bahay. Kasi ibig sabihin, mawi-waive na tong agent fee na to. Pero kung ang kausap mo ay agent at siya ang middle person sa usapan ninyo ng landlord, ibig sabihin kailangan mo magbayad ng agent fee sa kanya. Ang agent fee po dito ay 50% ng first month rent mo. And itong agent fee na to, syempre divided siya sa kung ilang tao kayo sa apartment. So nilagyan ko siya ng 150 euros, assuming na nasa private room ka nga lang at meron kang mga kasama na iba sa iyong tutuluyan dito sa Malta. So, ang agent fee na nilagay ko ay 150 euros. Next, bills. Ang bills po ay hindi pa kasama sa inyong rent. I-separate ko po siya kasi ang bills usually nagre-range yan sa mga 80 euros to 100 euros per month. Kasama na po dyan ang electricity, water, gas, and internet bills. Aside from that, nag-allocate din po ako ng 200 na budget ninyo para sa food. Ito po ay syempre subjective, depende po sa appetite ninyo, depende sa diet ninyo, at depende sa kung anong klaseng budgeting ang gagawin ninyo para sa pagkain. Pero syempre, since nagsisimula pa lang po tayo, hindi pa natin alam kung saan makakabili ng murang pagkain, etc. So, nag-allocate po ako ng 200 euros para sa food. Next is transportation. Dito po sa Malta, isa lang po ang mode of transportation, at yun po ay ang bus. So again, nasa video ko rin po ito about cost of living in Malta. Meron po akong detailed information doon para sa transportation dito sa Malta, pero nag-allocate po ako ng 30 euros para sa transportation, assuming na gagamit kayo ng public transport dito sa Malta. Kasi kung magpa-private car po kayo, eh baka po abutin tayo ng 150 euros or 300 euros kung araw-araw po kayong magpa-private car. So since practical po tayo, ang transportation po natin ay 30 euros lamang. So ang total po ng first month expenses ninyo sa Malta ay 1,080 euros. Ito po ay average lang. Huwag naman po kayo magdala ng 1,080 lang. Tapos baka bumalik po kayo sa channel ko na, "Hoy, sabi mo 1,080 lang." Syempre baka po may mga extra expenses kayo na kakailangan ninyong gumastos. So for example, mamaya, katulad nung nangyari sa akin, kailangan ko po palang bumili ng uniform. O kaya naman, kailangan nyo pa palang bumili ng winter clothes. O kaya naman, meron kayong requirements sa trabaho na kailangan ninyong pagkagastusan na hindi ninyo expected, na kailangan ninyong bayaran sa first month ninyo sa Malta. So, yung mga ganong bagay po. Mas maganda pa rin kung medyo mas prepared tayo financially. I would say na 1,000 to 1,500 euros ang i-prepare ninyo pagdating nyo dito sa Malta, considering na meron pa po tayong residence visa expenses. So, 1,500, I think safe bet na po yun. And ayun lamang guys, thank you for watching this video. I hope nakatulong ako sa inyo, sa inyong mga bayarin at gastusin dito sa Malta sa unang buwan ninyo. And kung meron pa po kayong questions or meron pa po kayong suggestion, idea sa next videos natin, please do comment them down below and I will try to accommodate them sa susunod nating video dito sa The Philippine Expat. Kung umabot ka dito sa parte na to ng video, maraming salamat. And I'll see you guys in my next video. Ciao!